Yun, ito, rehousing tayo ng Cubaris Amber Ducky. Ito, mga aged wood, aged bark, no? With acacia leaves. Yan, lalagay ko sa air fryer dahil nagmamadali ako, no? May free time ako ngayon. Hindi ko na na-stock masyado itong mga to. Tapos, itong mga bark na medyo malaki sa oven. Yan. Mainit-init pa. Tapos, ito yung paglilipatan natin. Ayan, lagyan natin ng loam soil. Ayan, loam soil. Tapos, acacia leaves. Tapos, carbonized rice hull. Tapos, ito mga aged bark, no? Aged wood. Tapos, lalagyan ko rin siya ng eggshell, no? I-crush lang natin yan. Yun, no? Tapos, haluin natin. Ayan. Tayo, makita nyo, ang ganda, di ba? Buhag-hag siya. Ayan, kaya-kaya nilang umilalim dyan kung gusto nila. Tapos, ito yung luma nilang enclosure. Ayan, napakadami na. Sobrang crowded ng mga amber duckies. Ayan, oh. Tapos, polluted na rin, no? Makita nyo, puro poops na nila. Yung ibabaw ng soil. Kaya, kailangan natin i-rehouse to. Ayan, lipat natin yung bark. Yun, ang daming kasabay na isopods. Tapos ito yung lumang enclosure. Ayan, ang dami pang natira, no? Ang gagawin ko dito, kukuha ko ng kalahati. Ayan, kalahati nito, ililipat ko dun sa bagong enclosure para makuha natin yung mga good bacteria. Tapos itong lumang enclosure, gagamitin pa natin to. Kaya lalagyan ko naman ng kalahati ng bagong soil or fresh na soil. Ito, haluin natin yung old soil together with the new soil, no? Yung fresh. Ito, lagyan natin ng sphagnum moss, yung luma. Tapos, haluan natin ng bago. Siyempre, no? Dahil konti lang. Ayan, ganyan lang siya. Tapos, siyempre, yung toppings natin, no? Acacia leaves. Yun. Yun. Tapos, lagyan na natin yung ating mga wood barks. Ito, yung kanilang food dish na from eggshell. Ito naman yung luma na enclosure, no? Isi-set up ko pa rin to. Yan, acacia leaves din. Tapos, medyo maliliit na wood barks. Yan. Tapos, ganito ako magtubig, no? Or maglagay ng tubig sa kanilang enclosure, no? Sa side ko, pinapatama. Ayan, no? Diba? Sa side ko siya pinapatama. Ito, paborito kong panglagay ng tubig, eh. Itong di lang pang pamilya, diba? Pang watering pa ng isopods. Yan o, yan o, sa gilid ko talaga siya tinatarget. Kahit yung mga, sa lahat ng enclosure ko ng isopods, ganyan ang ginagawa ko. Sa side ko, pinapatama yung tubig, yan o. O, diba, ang sarap mag ganito. Yan o. Tapos, pwede nyo rin namang i-spray sa ibabaw, no, nung mismong sphagnum moss, paminsan-minsan. Pero, doon talaga ako, ganun talaga ginagawa ko. Sa side ko, pinapatama. Sa side ng enclosure. Tapos, maglalagay tayo ng egg tray carton. Yan. Ano lang naging itsura niya, no? Simple lang naman, no? Wala tayong sukat-sukat, no? Tansya. Tansyameter lang tayo. Tapos, ito na yung mga amber duckies, no? Karamihan nung malalaki kinuha ko. Ang naiwan dun sa lumang enclosure, mostly yung mga maliliit. Yan, maingay yung, ano, maingay yung dogs natin. Si, paparating yung nangongolekta ng, ano, basura. Garbage collector. Kaya, ang ingay ng mga aso. Ito, ilagay na natin yung mga amber duckies. Ayan, oh. Ayan, oh. Napaka-satisfying pag ganyan, eh. Madami yung colony, tapos ilalagay mo sa bagong enclosure. Yan, lagyan na natin ha, pagkain. Siyempre, yung pellets na gamit ko, pang tilapia. Tapos, yung powder, pang shrimp. No? Vaname feeds. Basta yung powder, pang shrimp. Tapos, yung bilog-bilog na yan, pellets, pang tilapia. Yan, pareho naman nilang gusto yan. Pero syempre, kung konti pa lang yung isopods mo, halos hindi mo mapapansin na nababawasan. Lalo na kung may mga bark, may mga leaves, kasi kinakain din nila yan, no? Pero ito, pag madami na, mapapansin mo talaga pag nauubos na nila. So, ayan, no? Kumakalat na sila sa enclosure. Ayan, no? Exploring, explore din. Ayan.
dami nila, nag-i-explore. Ito namang iba, yan, stock up, no? Enjoy lang sila sa acacia leaves. Yan, yung bago nating enclosure, yung malaki, no? Nandyan yung mga big-sized na amber duckies. Yan, oh. Oh, diba? Yan, paborito din nilang tambayan yung mga ilalim ng acacia leaves. Tapos, ito yung lumang enclosure. Ayun, nakita nyo, may mga maliliit pa, no? Hindi ko na kinuha lahat. Bali, sinet up ko na lang din sila. Tapos, lagyan na rin natin ng pagkain tong lumang enclosure. At, yun lang po. Maraming salamat, mabalos!